kang marumi ka naman talaga or parang dirty talaga. And in the outside world, kapag may mag-circulate na clip, ang bilis mag-spread. So coming from you, straight from Kuya's house, I guess share with us kung ano talaga yon at ano talaga yung relationship nyo ni Gian. Okay. With regards to my relationship with Gian, it's one thing that I got sa tubig talaga na I really draw slack because of that, because of the remarks that I made. Yung first of all, with regards to yung pag-iigo ni Gian, lahat ng housemates were guilty for joking about it because we did not know any better. Yung nangyaring yun, it was born out of ignorance kasi hindi talaga namin ito. But when Kuya talked to me about it, ako sinabi ko sa akin yung useful yun talaga, yung little situation in Sarangan na they had to ration water because it's expensive, etc., etc. Doon ko nalaman yung pang dahilan kung bakit ganito siya. And that is when nag-introspect ako and I realized where I'm wrong. Kasi hindi ko nga alam. But you know, I told Gian na parang hindi pa rin excuse na hindi ko alam. Even if hindi ko alam, hindi pa rin tama yung inasal ko. So talaga nag-sorry ako sa kanya about what happened. It will never happen again. Although she said naman, she profusely said na hindi naman ako na-offend. Pero sabi ko sa kanya, even if hindi ka na-offend, kailangan ko pa rin mag-apologize sa'yo kasi mali pa rin talaga yung minum ko kahit saan mo yung tingnan. With regards to our relationship mo, yung hindi ko naman maalala yung kwalya, marumeo, whatsoever. Kami kasi ni Gian, we're like brothers and sisters. So talaga lagi kami nagbibiroan ni Gian. Meron din siyang mga sinasabi sa akin at may mga sinasabi ako sa kanya.